tawag dito? Nag-crack yung crack shell ko. So, ni-refresh ulit nila. Saan yun? Sa Mandaluyo? Okay, saan ka ba? Taguig. Genrix Motor Parts. May dayo tayo all the way from Taguig. Yo, wala. Ikaw, dayo ka rin? Dayo. Dayo ng ano? Dayo ng bayan. Ayun yung motor niya. Ay, ayun, yun, yun. Kakamping. Kakamping ba yan? Parang pitch. Pitch na pink. Ano to? 59 big valve. Pinto naman. Ano to? Dating lang. May bayad yata yung warranty eh. 50%. Ang gagawin lang natin yung ano niya. Itong signal niya, may explain lang tayo maliit na bagay tungkol dito. Intro muna. Sorry, it's DJ. Alright, update mga kapulido. Bali, ito lang yung concern natin tungkol dito sa kanyang bagong setup ngayon. Dahil kaka-reset lang daw neto noong July. Magwa 1 year. Ito, bagong palit daw to. Shower!
may kamot inside. Tapos rocker arm, 1,000 daw. Kamot inside din. So, sa setup natin is naka, magpipinto siya, big bulb. Nako, chrome bore. Bawal daw sa babaran to. Bibigay daw sa long drive. Magiging gigil works daw. Magbabalp spring tayo ngayon kasi magsa 7.3 tayo Genrix cam. Pero ito lang yung main. Nababali daw to? Nababali daw, may stock spring lang. Yung stock spring mo hindi ba nabali? Bali din. Pa-PM sa akin yung picture ng stock spring mo, nabali rin na. Eh, sama natin. Ito yung stock spring nyo. Kaya na warranty. Pero may bayad yung warranty. 50%. Hindi pa daw pasabog, ipapunta pa lang. Ah. Okay lang, pasabog muna. So, ito lang yung ano, yung specs kasi ng Sigonyal na ipapalagay niya ay pinto. Tapos, na rad, standard yung haba. 93.5. So, ang case niya dito is, kung stock rad talaga kasi, hindi siya magkakaganto. So, sumasahid siya sa kanyang yag balls. Ayan, oh. So, baka kasi hindi mapansin nung iba, tips lang, share. Tutunog kasi to kapag tumatamang ganyan. So, kailangan lang nating bawasan ng konti. Kasi kung stock rod, saan yung stock rod mo? Yung stock rod kasi manipis siya dito eh. So, kaso casting lang to. Hindi naman siya katulad na itong forge na matibay. Kaya papapalitan, pinalitan natin. Manipis kasi siya sa part na to. Kaya hindi ito matama kapag ka-stock rod. So, dito, ayan. Tumatama siya. Baka hindi mapansin. So, gin-grind natin. Gagrind natin siya ng konti. Manipis na manipis lang. Share lang ng tips, ha. Ayan. Para hindi siya tatama doon sa bayag ng Sigonyal. Paano ko ba makikita to? Dapat itututok ko pala sa'yo. Dali, ah. Ayan. Dito sa kabilang side, di ko pa ginrain yan. Pwede nga kaya sila. 10, saguli. Ito yung part na tumatama, hindi pa natin nag-grind. Ayan, oh. So, mag-iingay po yan, mga kabulido. Kaya kailangan nating bawasan na konting-konti lang para sure safe. At tingnan na lang natin yung finished product na itong magiging gigil works na. Di na katulad kanina ni road test ko, napakalamya. Napakalamya mo naman kanina. Alright. Buhin natin. Yo, tignan naman natin yung kaibahan ng forged na rod compared dito sa standard lang na rod. Paano naging mas matibay yon? So, gagrind din natin ng pencil. Kung makikita nyo tong yung forged na ginrind natin kanina, eto yung video. Try naman natin kung ano magiging reaction ng pump port dito sa standard na rod. So, kung makikita, kung nakita niyo yung G-Soy, nag-spark pa yung pump port. Tignan naman natin dito. Kasi kapag ka sinabing port, yun po yung mas matibay. Try natin to. Stock. Yon, bali hindi man lang siya nag-spark dahil medyo malambot siya. Hindi man lang nag-spark at di man lang nahirapan mag-hukay yung pang-port sa kanya.
Yan. So mabilis lang siya napudpod compare sa ano, porch. Kaya mas matibay pa yung porch. Bendix pag ganyan. Okay. Update ulit. Pag nagpinto tayo, Matic, ito naman yung magiging problema natin. Pinto na stock rod, no? Stock size ng rod. Ito, bali pag nag-bottom dead center naman yan, hindi rin naman dadaan yan. Hindi makakadaan ang piston, so kailangan pa natin magtabas ng piston dito. Tips lang, sharing lang. Kung may sariling paraan, gawin ang sariling paraan. Ito yung sa aming experience at sinashare lang namin. So yan, tatapas tayo ng piston dito. Kailangan accurate to. Hindi pwedeng sobra-sobra nipis na. Baka bumitaw ang ilalim. Pero buti, forged siya, mga kapulido. Alright, update. Ayan na, oh. All goods na, dumadaan na siya, mga kapulido. Ayan. So kailangan po, pag nag-bottom dead center, may clearance po yan. Dahil sa taas ng RPM, pag walang clearance, tutunog yan. Sa kabila, yung piston, tinatabasan. Yan. Oh, yan, oh, may clearance yan. So, plug and play na lang to. Mga kapulido. May si-shoutout daw muna si Sir. May si-shoutout daw siya. Shoutout ano, Buhay Cargado, Mio Culture, tsaka Kamote Inside. Ay! Mio Culture, Buhay Cargado, Kamote Outside. Kamote Inside pala. 50% warranty. Lifetime warranty scam ne. Hindi pa daw kasi pasabog eh. Ah, kailangan sabog talaga. Kailangan sabog para sa pa. Ah, kailangan sabog talaga yung head bago warranty. Ma-warranty. So, testingin na natin yung speed try natin. Tawag nito. Try na natin. Let's go. So, yung top speed niya kanina is 108 eh. So, doon sa 59 second, medyo malakas na rin yung 108 na sagaran. Try natin yung 108 niya ngayon kung ilan. Okay. So, parang na-try ko na kanina, parang chill drive pa lang.
bago ko siya pauuwiin, papalitan ko muna ang bola ng mas mabigat. Ayan, uwi na tayo mga kapulito. Patayin ko na itong screen. Yan, ayos na mga kapulito. Sige kapi. Pag-apak mo ng kambyada, hindi ka bibitinin, ikaw ang siyang mga ngayaw. Pag binirik sa daan ng motor na humihiyaw, di kalidad ang bawat pyesa at pulido ang gawa. Detalyado bawat setup at hindi pumapalya. Siguradong siguradong di ka madidismaya. Tulin at lakas sa pagsampa iyong tama. Mekaniko na malupit sa pagkalikot mabangis.